Isang magandang araw na naman sa ating lahat, mga kanukis, no? So, ngayong araw, magre-react tayo sa video ng ating hinahangaan na si Sir Manny Piñol. Kasi may nakita akong video sa kanyang Facebook page, mga kanukis, last December 6, na inelaborate niya talaga yung kahalagahan ng pagbibreed ng manok. At of course, may mga linyada siya na kanyang kinikip at saka dinidevelop. At yun yung manok Pinoy. So ngayong araw, magre-react tayo sa video na yon. At kung bago ka pa lang sa ating channel, mga kanukis, huwag mong kalimutang i-hit yung subscribe button at saka yung notification bell para ma-update ka sa ating mga susunod na video. So bakit tayo nagre-reaction video sa ating series sa mga videos ngayon? Kasi hindi pa tayo makakapag-travel at hindi pa natin mapupuntahan yung ibang mga backyard breeders at saka mga farmers. So ngayon, magre-react muna tayo kay Sir Manny Piñol. So ang video na to, this is no copyright intended and no infringement intended, mga kanukis. So if gusto mong makita yung video, so panoorin mo ito hanggang dulo. So if handa ka na, in 3, 2, 1, panoorin natin ang video. The other day, I received a question from a follower of our page. Ang tanong niya, bakit ayaw mo sa straight comb na manok? Ang sagot ko, gusto ko eh. Mas biased ako sa tinatawag na PCOM. And as to justify, sabi ko, it's the privilege of the breeder actually. Actually, ang sabi ko nga, breeding is an art form. But of course, since farmers tayo, we also have to set our directions and our targets. Ano ba target natin? Number one, to produce a chicken that could lay enough eggs so that we will be able to have manok na pangkatay na nangingitlog na sa free range. You know? So yun ang objective. Now, secondary, how would you like your chicken to appear? That is where the artwork begins. Sabi ko nga, halimbawa ito, this is the new line that I'm trying to develop. Ang tawag ko dito ay kanawayon or light gray. And isang yard na ito, puro ganung kulay. So that expected ko, paglabas ng kanilang mga sisiw, kasing kulay nila. So after satisfying my requirements, setting my targets, to produce a chicken that would give me eggs and meat, I now indulge in the luxury of selecting which colors I would like to breed. And one of these colors actually is this unusual but beautiful color of light gray. So yan po ang tandaan natin sa breeding. Meron tayong set the target, of course the benefits of a farmer. And the second would be the fulfillment of the artist that is the breeder. And yan po ang ating advice sa mga bagong breeders ng free range chicken. And so that's it for today's video, mga kanukis, no? Hope marami tayong natutunan sa araw na to, kasi dapat kapag isa ka talagang breeders or breeder, alam mo talaga yung line kung ano ang gusto mong mapalabas sa yung backyard o sa yung farm. So ngayon, na-encourage tayo na importante kung sa ginagawa mong pagbibreed ng mga alaga mong manok, sabi nga ni Sir Manny Piñol, may dalawang aspeto lang kung saan ka pwedeng dumistansya sa kanyang advice. Una is yung benefit mo as a farmer, kasi napakalaking epekto din nun sa ating pag-aalaga ng manok. Yung sigurado ko kung ano yung breed ng manok yung alagaan mo, kasi pwede namang broiler, pwede din namang yung pwede sa pangingitlog, at yung napili niya na manok Pinoy is pwede sa meat type at saka pwede din sa pangingitlog. So yun, mga kanukis, sa ating backyard na gusto kong paramihin din yung breed natin ng basilan at shamo at saka may mga alaga din tayong bantam.
So yung mga Shamu natin at Basilan, i-cross natin yun mga kanukis. Para sa future natin na material sa ating backyard, mapaparami natin sila. Siyempre yung ating alagang Japanese Bantam at saka Acerama. So doon tayo magpo-focus mga kanukis. So ngayong araw, napakahalaga din talaga ng ano ba yung pinipili mo na breed ng manok na yung alagaan. Kahit anong hayop, so dapat alam mo kung ano yung breed na gusto mong alagaan. At pangalawa, number one is breeders benefits of benefits ng farmer. At pangalawa is yung the benefits of the artist o yung breeder. Kasi kapag breeder ka mga kanukis, sabi nga ni Sir Manny Piñol na gusto kong line na yon is yung kapag nagbi-breed ka, it is an art form. So napakaganda talaga ng labas ng inyong mga alagang manok kapag sure ka sa iyong inaalagaan. At of course mga kanukis, sa backyard mo, piliin mo yung ano bang gusto mo. So katulad ni Sir Manny Piñol, gusto na yung rose comb, ayaw niya ng straight comb. So it's a preference na din, breeder's preference na din mga kanukis. Ako gusto ko sa sa bantam is gusto ko yung straight comb. Ayaw ko din ng rose comb sa bantam. So choice ko yung Japanese bantam at saka Acerama kasi usually common sa kanila yung straight comb. Pero pag sa ating mga native chicken naman, so kaya Basilan at saka Shamu yung pinili ko kasi gusto ko din ng rose comb na mga manok. So ngayong araw mga kanukis, hope may nakuha kayo, may natutunan kayo. At even ako din mga kanukis, marami akong natutunan ka Sir Manny Piñol. So just follow his Facebook page at saka sabi niya nga hindi siya nag-post sa YouTube. So ngayong araw, dinala ko yung video na yung December 6 dito sa channel natin para makuna natin ng lesson mga kanukis. So Sir Manny Piñol, if nanonood ka sa video natin, shout out sa iyo at sa iyong team. So mga kanukis, uulitin ko, hindi ako expert at hindi ako veterinaryo. So isa akong local farmer dito sa Bohol. Nangangarap din na mapuntahan yung iba't ibang breeders dito sa Pilipinas. So that's it for today's vlog mga kanukis. Hope may natutunan kayo at patuloy lang sa paglilearn sa everyday sa ating backyard at sa ating pagpa-farming. So this is your native kanuki. If hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do hit the subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na video. So this is your native kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. So happy farming everyone. So ikaw, ano ba ang breed na alagaan mo sa iyong backyard? So see you in our next vlog. Peace, love, signing out for now.